What's up mga kaibigan, ito nga pala si Jeriel, ito yung channel ko, JK Vlogs. Ngayong araw, ituturo ko lang sa inyo kung paano para makuha nyo yung cinematic color grade. Itong software na gamit ko is DaVinci Resolve 16, pero pwede mo rin gamitin yung workflow na to if you are using Premiere Pro or Final Cut Pro. Meron tayong clip dito galing sa pixels.com, gawa tayo ng nodes. Ang nodes ay parang layers din kung nasa Premiere kayo. So meron tayong tatlong serial nodes na yon. So sa first node natin, adjust lang natin yung contrast natin, tapos exposure din natin. Tapos ibababa natin yung shadows para yung black magmukhang black talaga. Sa second node naman, ibabalik natin yung saturation konti, taas natin. Tapos kung merong adjustment na needed sa white balance, adjust nyo na rin. Sa third node, mag-a-adjust tayo ng hue, saka ito yung base grade natin. Introduce tayo ng konting blue sa shadows. Tapos sa gamma or sa midtones. Tapos yellow orange din sa highlights or sa gain. So sa next node natin, ito yung actually last node ko pero nag-add na tayo this time. Ito yung part na nag-desaturate ako ng shadows, saka kung kailangan kasama din yung highlights. So sa pang-apat na node, ito yung para sa balat, tapos add tayo ng parallel node, isa. Tapos balik tayo sa pangatlong node. So adjust natin yung hue natin para yung blues magmukhang teal. Hindi pa siya ganun ka-obvious, pero yun nga, patungo na tayo doon. So balik tayo sa pang-apat na node, tapos gamit tayo ng power window. So itong power window, isang powerful tool to kung nasa DaVinci Resolve kayo. It acts like a mask, tapos gagamitan natin ng tracker. So itatrack natin para mas madali nating mamask yung area na gusto nating i-mask. So in this case, yung subject natin, yung babae. Pero unfortunately, hindi rin perfect yung power window or yung tracker. So kailangan nating i-mano-mano, i-adjust natin yung mga part na hindi nakuha ng tracker. So para ma-sure tayo na skin lang yung ma-qualify, so skin lang yung ma-adjust natin, i-qualify natin. So gamit tayo ng qualifier, adjust natin yung hue, saturation, saka yung luminance. Naglagay ako ng konting red sa shadows, saka konting yellow sa highlights. Tapos add ulit ako ng node. This time, this is an outside node sa pang-apat na node ko. Bali, yung outside node, reverse lang siya sa skin na qualification natin. So, bali, naglagay tayo ng kunting blue sa shadows. So, sa fifth node, isolate natin yung bini ng babae. Gamitan natin ng window, power window. This time, meron tayong pen para pen tool, sort of garbage mask. Tapos, itrack natin ulit. As expected, di rin perfect tong tracker natin kasi medyo complicated yung subject natin. So, manumanong adjustment ulit. Fast forward lang natin para di masyadong mahaba yung video. So, naka-keyframe siya. While nag-a-adjust ako, automatically nagre-record siya ng keyframe. So, hindi na siya gaano mahirap.
think satisfied naman ako sa mask ko. Tapos, qualify na lang natin yung kulay na pula para ma-sure na hindi masali yung skin. Tapos, adjust tayo ng hue, ng saturation, tapos luminance. Para sure na bini lang yung masali, yung kulay lang ng pula. Tapos denoise natin, saka lagyan natin ng blur. Tapos adjust natin yung hue. So decrease lang natin ng hue ng red para magmukhang orange konti. Tapos saturation, decrease din natin konti. Tapos balik muna tayo sa outside node ng fourth node natin. Decrease natin yung luminance ng blue saka green. Tapos add tayo ng ika-anim na node, parallel node again. Tapos add tayo ng window para gamitin natin as vignette. So yun, track natin ulit. This time around, medyo satisfied na ako sa tracker. So wala na tayong ginawang manual. So reverse natin yung mask or yung window. Tapos decrease natin yung shadows. Tapos decrease din natin yung midtones. May subtle na vignette na siya. Balik ulit tayo sa outside node. Lagyan kulit natin ng konting blue or teal sa midtones. Tapos yun, medyo satisfied na ako. Nag-add na lang ako ng pang-pitong node, which is global adjustment. Naglagay ako ng offset going to the yellows. Parang Joker-like na grade. Tapos para magmukhang cinematic, nag-add tayo ng cinematic bars. Tapos optional na lang, add din tayo ng film grain. Nilagay ko is 16mm. So bale, after adding the film grain, ito yung kinalabasan niya. So far, achieve naman siguro natin yung cinematic look, di ba? Of course, malaking bagay din yung raw footage natin dito. So yung workflow na to, pwede mo rin i-apply sa Final Cut Pro saka sa Premiere Pro. Bale, counterpart ng nodes dito is yung layer sa Premiere Pro at saka Final Cut Pro. I hope you've learned something. Kung meron kayong katanungan, post nyo lang sa comment section. Again, this is your boy Jeriel. This is my channel, JK Vlogs. Bye-bye.